3分3ラウンドを行います。青コーナー180cm 36cm ショーンマン、アップ。166cm 68.62勝8敗、二分けフィリピン氏セーファーマニーレフェリー土曜の本試合は It's on your arms are bristling. If the butterflies are flying, this feeling, this moment, and revel in a mid boxing. If you don't win by knockout, you don't. Manny Pacquiao. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So ito na nga magkakaalaman na kung sino talaga ang malakas, ang higanti na si Ricky Anpo or si Baby Giant Manny Pacquiao. Tinawag si Pacquiao na Baby Giant dahil nagmistulang maliit siya sa paningin kumpara kay Ricky Anpo dahil sa taglay nitong taas. Ito na guys, panoorin na natin ang laban sa pagitan ng 8th World Division Champion Manny Pacquiao kontra Ricky Anpo. Lead foot on the outside of Pacquiao's lead foot from some of the best boxers in history. Oh, big one. Boxing sensibly from range, which is interesting. Which is making us have his front foot is going to the outside of Anpo's, which is the interestingly enough, I thought Anpo would launch forward. Look at that. So it's going to play out different to even what I expected. But that right hand... Going patient so far. Anpo throws the right hand. Manny gets on the outside of it. Manny thrusts out the jab. Anpo's jab from Anpo. Double jab right hand to the orbital. Anpo thrust defense. Double jab from Manny. First of three rounds, jab from Anpo. Body shot from Anpo. Brings the gloves up high. Manny trying to set. Body shot dropping down off the lead there from Anpo. Counter carries the jab. Long. Little damage over. 30 seconds. Given a good account of himself so far. Manny smiles at him. Body shot from Anpo. A little closes the gap. Can't catch him. Anpo dances out of the way. Sits down on the overhand right. Jab. What a round. A confidence booster. Furukas here ringside. The only way to win. So isa rin ba kayo sa nagtataka kung bakit palagi nasa Japan ang laban ng Japanese monster at undefeated world champion na si Naoya Inoue? Na kahit isa lang siyang challenger ay ang kampiyon pa mismo ang dumadayo sa baluarte niya. Marami kasing nagsasabi lalong-lalo na ang mga boxing fans na bakit lagi na lang sa Japan nagaganap ang kanyang mga laban. Na kahit ang undefeated former 5 division champion na si Floyd Mayweather Jr. ay nagsasabi na kung malakas ka talaga ay dapat lumabas ka ng bansang Japan para lumaban sa Amerika. Dahil marami kasi ang gumatikos kay Naoya Inoue kapag may laban ito na gaganapin sa kanyang bansa ay karamihan ng boxing fans ay naniniwala na home advantage para kay Naoya Inoue dahil bukod sa taga roon ang referee ay halos ang mga hurado ay taga doon din. At pabor na pabor para sa kanya at dihado naman ang makakalaban niya. Hindi rin maitatago na merong kaunting dayaan na makakalusot sa boxing guidelines ng isang laban. Tulad ng pagtuturok ng pangpalakas na ipinagbabawal bago lumaban at iba pang hindi kaaya-aya. Napabor na pabor sa mga boksingero ng bansang Japan. Bagamat wala pa naman itong napapatunayan na meron ba talagang dayaan or nangyayaring mga ganyan. Ganun pa man ay opinyon lang naman yan ng mga boxing fans. Ang totoong dahilan kung bakit laging nasa Japan ginaganap ang mga laban ni Naoya Inoue ay sapagkat dito ang limpak-limpak na pera dahil isang mayamang bansa ang Japan. Kapag sa Amerika naman gaganapin ang laban ay kayang-kaya nilang doblihin ang ibabayad sa mga boksingero na dadayo sa kanilang bansa para doon gaganapin ang kanilang world title fight. At suportado pa ng mga boxing fans ang kanilang mga laban, sa pamamagitan ng pagtangkilik ng pay-per-view at pagbili ng mga tiket para manood, in short kahit gumastos pa ng limpak-limpak na salapi ang Japan para sa world title fight ay kayang-kaya nila kitain ng doble at mabawi ang kanilang ginastos rito. Dagdag pa dyan ay hindi naman gaano kakilala si Naoya Inoue sa bansang Amerika, kaya kung doon siya lalaban ay tila hindi siya kikita ng malaki dito, ngunit kapag sa baluarte niya ito lalaban ay tiyak limpak-limpak na pera ang kanyang makukuhang kabayaran. Kaya ganoon na lang kawais ang mindset ni Naoya Inoue kung bakit lagi doon ginaganap ang kanyang mga laban,
at hindi rin dahil takot siyang dumayo or lumabas ng kanyang bansa para lumaban kundi mas pinapaboran lang ni Naoya Inoue kung saan mas kikita siya sa kanyang mga laban. Dagdag pa sa ating mga balita. Ang malapit ng pagtutuos ng dalawang hari ng bantamweight division na sina Naoya Inoue aka The Monster at John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. Ay maraming nagkokomento na hindi raw kakayanin ng Angas ng Pinas John Riel Casimero itong The Japanese Monster Naoya Inoue kung sila man ay magkatapat. Hindi naman natin maikikaila na talagang napakalakas ng power punch nitong si Inoue lalong-lalo na ang kanyang trademark na mapangwasak ng bodega ng kalaban. Ngunit ganun pa man ay hindi rin naman papatalo ang ating kababayan na si John Riel Casimero pagdating sa lakas, bilis, tibay ng panga at katawan pagdating sa pakikipaglaban. Dahil sa totoo lang, mas lamang itong si John Riel Casimero dahil sa mga karanasan at mga pinagdaanan nito bago niya maabot ang tatlong division world champion. Kung titingnan mo naman ang malapitan itong si Naoya Inoue ay walang duda na isa talaga siyang malakas, kaya para sa karamihan ay malabo talaga manalo si John Riel Casimero kay Naoya Inoue kung sakali man na maglaban sila. Kung ating titingnan talaga itong record ni Naoya Inoue sa 22 na professional fight niya ay 4 beses pa lang siya napapalaban sa labas ng kanyang bansa. Ikumpara dito sa Angas ng Pinas John Riel Casimero na likas na matapang at siya pa mismo ang dumadayo sa baluarte ng kalaban, na hindi mo makikita kay Naoya Inoue, dahil si Inoue ay ayaw dumayo sa baluarte ng kanyang kalaban, dito pa lang ay lamang na lamang nasa lakas ng loob ang ating kababayan na si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. At ito pa ang kabiliban nyo kay John Riel Casimero, sa lahat ng kanyang mga laban bilang dihado na dayo, ay nakuha niya paring manalo, sa lahat ng mga nakakalaban niya. Sa totoo lang sa lahat ng kanyang laban bilang dayo ay nakuha niya paring manalo, dahil sa pagdayo ni John Riel Casimero ay nakuha niya maging 3 World Division Champion. Maliban dyan ay meron pang lamang si John Riel Casimero kay Naoya Inoue, ito ay ang kapangyarihan niyang sumalo ng malalakas na suntok na walang gaanong pinsala sa oras na matamaan man siya. So sa kabila nga ng kaliwat ka ng mga haters sa social media itong tinaguri ang Angas ng Pinas at former 3 World Division Champion na si John Riel Casimero. Ay maraming nagsasabi na wala na do itong lakas at kakayanan pa para talunin itong 4 World Division Champion at tinaguri ang The Japanese Monster na walang iba kundi si Naoya Inoue. Marami ding nagsasabi at nagbabansag na siya na do ngayon ang tinaguri ang Boy Hingal, dahil marami ang nakapansin sa kanya na madali nga daw itong hingalin sa ibabaw ng boxing ring. Marami din nayayabangan sa kanya. Ngunit sa video na ito ay kung ganyan din ang tingin mo kay John Riel Casimero ay tiyak na magbabago ang paningin mo sa kanya. Tinataya na halos 25,000 na boksingero ang aktibo sa lahat ng division mula minimum weight hanggang sa heavyweight division. Sa dami kasi ng boksingero ay naitala ng BoxRec ang at napasama si John Riel Casimero sa top 20 bilang pangalawa sa ranking kasunod ni Naoya Inoue. Si John Riel Casimero ay hindi lagi nawawala sa pinakamagaling na boksingero sa buong mundo, dahil sa taglay nitong galing at aktibo sa pakikipaglaban. Kaya hindi pinagtagpo na maglaban itong Angas ng Pinas John Riel Casimero kontra sa The Japanese Monster na si Naoya Inoue. Dahil si Bob Arum ay may ibang plano na mas malupit sa Angas ng Pinas John Riel Casimero, pinasasabik malamang ni Bob Arum ang mga fans bilang strategy niya para kapag naikasa na ang laban na Naoya Inoue kontra John Riel Casimero ay tiyak na limpak-limpak na pera ang kanilang magagawa dito. Or hindi kaya balak talaga ni Bob Arum na ilayo muna si Naoya Inoue kay John Riel Casimero dahil alam niya na matatalo si Naoya Inoue kapag hindi nila ito pinaghandaan. Mabait at magaling si John Riel Casimero. Ngunit ito ang nakapagtataka, bakit ang dami niya paring haters mapa online man or personal. Sa dami ng naambag ni John Riel Casimero na karangalan ng bansang Pilipinas ay may mga tao paring galit na galit sa kanya. Dahil ba maangas siya, kaya galit ang karamihan sa kanya. Ito lang ang masasabi ko mga lods, oo maangas si John Riel Casimero, ngunit ang inaangasan lang niya ay ang kanyang makakalaban at hindi ikaw na nanonood na nanonood. Aminin man natin na si John Riel Casimero lang ang pangtapat dito sa tinaguri ang The Japanese Monster na si Naoya Inoue. Kaya huwag kang magalit sa ating pambato pagdating sa palakasan ng kamao. Bagkus ay suportahan mo na lang ang sariling atin.
Dagdag pa sa ating mga balita. He was out before he even hit, reminding us. Romero, all right this time. Wobbly legs for Maangas na Indiano dumayo ng Pilipinas para lang daw bugbugin ang makakalaban niyang Pinoy. Siyang. Si Caldeep Donda ay dumayo sa bansang Pilipinas para patunayan ang kanyang angas sa ibabaw ng boxing ring. Makakalaban niya dito si Romero Duno para sa titulong lightweight belt. Magaganap ang laban sa Midas Hotel and Casino Manila. Si Caldeep Donda ay may kartada na 7 wins, 1 loss, at 2 knockouts. Habang ang pambato naman ng bansang Pilipinas na si Romero Duno ay nagtala ng 18 wins, 1 loss, 14 knockouts. Round 1 pa lang ay pinatikim na agad ng solidong suntok itong pambato ng bansang India na si Caldeep Donda. Ngunit hindi rin naman papatalo si Caldeep Donda, nakikipagsabayan din sa lakas ng Pinoy. And rights, sabi ni Caldeep Donda, he did not travel all the way to the Philippines to get fed to the Lions. Let's see. If he's ready to resume action, because that was a big one landed by Duno. Romero, alright this time, wobbly legs for Caldeep Donda. Duno going in for the kill. Hanggang sa kalagitnaan ng round isang ay bigla nang ito natambo si Caldeep Donda dahil sa tumama sa kanyang pamumukha ang isang napakasolidong suntok, galing kay Duno Romero. Reminding us sa press. Knockout agad ang inabot ni Caldeep Donda sa mga kamay ni Romero Duno ng bansang Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng laban ay puro mga solidong suntok ang tumatama kay Caldeep Donda ng bansang India dahilan ng kanyang paghina. Sa round 2, ay patuloy pa rin lumalaban hanggang sa ito ay bumagsak at makatulog dahil nataman ito ng isang napakasolidong suntok. Dahil dyan ay itinigil na ng referee ang naturang laban. Then aklara panalo si Romero Duno. Reminding us sa press. Romero, alright this time, wobbly legs for Caldeep. Might just overthrow. Really the punch of the round probably by Smart. He was out before he even hit the canvas. Caldeep Donda bringing down his guard just. Romero! Ruthless!